Sa mundo ang ating ginagalawan, matatanaw pa rin ang hindi natin pagkapantay-pantay. May mga taong asensado sa buhay, may mga taong namang maayos ang hanap buhay. Ngunit sa kabilang dako naman ay may mga tao pa rin na gumagawa ng paraan upang ang maayos na pamumuhay ay mataglay. Pangarap na kay titirik ang nais makamtan. Destinasyon sa buhay na kay hirap puntahan. Bako-bako ang daraanan, lubak-lubak kaya't sisiraan. Takbo. Mabilis man o mabagal, may mga aksidente pa rin hindi maiiwasan. Mga problema ang babangga sa ating mithiing nais masilayan. Hindi ko natapos ang pagka-college ko. Mawasak man, mawalan ng preno sa pagmamaneho, mabusan man ang gasolina sa daan, tumigil man ang ating sinasakyan, subalit hindi doon natatapos ang pag-usad. Ang mga bagay na nasisira ay dapat isaayos muli. Itatayo, papaganahin at kukumpunihin. At sa pagkukumpunin ito, kadalas ay sa kalsada masisilayan ang bagong pag-asang magpapabago sa buhay ng pagmamaneho. Si Mang Joel, isang mekaniko na sa murang edad na 16 ay namulat na sa pagtapak sa nangingitim na sahig dulot ng langis. Ito ang trabahong namanan niya sa kanyang lolo na nagpursigi sa kanyang mag-aral ng automotive sa kolehiyo ng Don Bosco, Makati ng 4 na taon at ngayon isa na siyang ganap na may-ari ng isang talyer shop. Hawak kaagad ang kinukumpuning isang parte ng makina ng sasakyan nang amin siyang madatnan sa pwesto sa gilid ng kalsada ng Marcos Alvarez sa Las Piñas. Taganitong trabaho is walang oras. Kasi kung gusto namin tapusin ang trabaho, kahit abuti kami alas 10, okay lang. Pero kung gusto mo man mag-umpisa ng maagang-maga, kahit alas 6, pagkagising mo, trabaho ka na. Kasi ikaw ang may-ari ng shop. Pero kung tauhan ka lang is... Ayan na ngayon, papasok ka ng tanghali. Alas 3 pa lang, huwag na lang. Overtime pay. May 25% ng sahod ng trabahador sa isang araw ang idadagdag kada isang oras na lampas sa 8 oras sa pagtatrabaho. Ngunit sa sitwasyon ng mga mekaniko ay hindi dinadagdagan ang kanilang sahod sapagkat nang tanungin namin si Mang Joel ukol dito ay sinabi niyang marginal productivity theory o ang pagbibigay ng sahod araw-araw ay naaayon sa trabahong kanilang natapos sa araw na iyon. Iyon ang paraan ng kanyang pagpapasweldo sa mga katuwang sa trabaho. Nakapanayam naman namin ang isa sa mga kasamahang mekaniko sa shop na si Kuya Edward, graduate ng Automotive Technology sa TESDA na nagsimulang magtrabaho nito lamang 2019 sa talyer ni Mang Joel. Kadalasan, ang mga nakapagtapos sa kursong ito ay nangingibang bansa upang doon ay matutupa lalo sa pagkukumpuni ng imported na disenyo. Saan nagsisimula kami alas 8 a.m. alas 8 ng gabi. Sa akin, sahod ko 700 sa araw. Sa 12 oras sa pagtatrabaho ni Kuya Edward sa shop ay nakukuha siya ng 700 piso sa isang araw. Sobra sa 474 na piso na minimum wage ng mga mekaniko sa bansa. Sapat upang makapagpundar daw siya ng mga bagay na gusto niya tulad ng mga touchscreen na cellphone at pangangailangan ng kanyang isang anak at asawa. 10,000 ang nalilikom sa isang araw ng talyer shop ni Mang Joel. Maging linggo ay kumakayod ang talyer na ito, kaya't ang aming grupo ay nagsiliksik ng estimated na presyo ng paggawa sa isang kumpanyang nagkukumpuni ng sasakyan at ikinumpara namin ito sa mga talyer shop na nakikita sa gilid ng kalsada. Ilan sa mga trabahong isinasagawa nila ay mga basic na pag-overhaul ng mga sasakyan. Electronics, sa pag-aayos ng wiring sa mga sasakyan, tune-up, kung saan binabalanse ang hangin at gas, change oil upang gumanda ang tunog ng makina, clean and adjust breaker, at ang pagsusuri sa problema ng sasakyan na kadalas ay libre na lamang kung ipapagawa ito ng customer. Ngunit, isang malaking suliranin ang pagiging limitado lamang ng mga sasakyan na kanilang nakukumpuni tulad ng mga lokal na kotse na sisiraan ng makina, makina ng tricycle, motor, maselan lamang sa mga traktura. Ngunit,
hindi sakop ang pagsasaayos ng imported na sasakyan. Dito pumapasok ang kanilang kakompetensya. Ito ang mga malalaking automotive auto repair shop na ang singilan ay di hamak na mas mabigat kaysa sa normal na talyer na gaya na lamang ng nangunguna ngayon ng mga repair shops sa bansa. Marapat din daw na matatas ang pagsasalita sa wikang Ingles ng mga ito upang magkaunawaan ng customer at mekaniko. Sa aming mga nakapanayam ay may 5 out of 5 katao ang marunong makipagtalastasan sa wikang Ingles. Nakatumbas ng lahat ng nagtatrabaho roon ay marunong mag-English. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga Pilipino. Ngunit, isa pa sa mga suliranin ng pagtatalyer ang mawala ng customer. Kaya't mangyari lamang na may sapat silang koneksyon sa ibang maimpluwensyang tao. Isang halimbawa nito ang pagkakaroon ng simpleng partnership sa taong pinagkukunan ng mga materyales sa pagsasaayos ng mga sasakyan, tulad ng bagong makina na gagamitin. Naabutan namin na may ginagawa ang isa sa nagtatrabaho sa pinagkukuhanan nila mang Joel ng materyales sa paggawa. Nang puntahan namin ito, ilang hakbang lamang ang layo mula sa pwesto ng talyer shop. Laping is ito, cylinder head. Part ng engine to ng makina. So, ang mga mekaniko, sila yung nagkakayang gumagawa na ang mga tornero, sila naman yung naglalaki, nagsiset yung ng makina. So, part ng makina to, top part ng engine. Ayon kay Mang Joel, ay wala silang makukumpuni kung walang bagong materyales, lalo na ang mga makinang kailangan na talagang palitan. Kaya't sinuhestiyon nila sa mga customer na sa partner nito bumili ng ipampapalit na parte ng sasakyan habang sa kanya mapupunta ang bayad sa labor. Bukod naman sa mga gawaing pangtalyer ay may iba pang trabahong ginagampanan ang ilang mekaniko ni Kuya Joel sa loob ng talyer. Minsan na mga sa tubig, ganun, pag-ayos lang sa carpenter ang dalit ng mga gawa. At ang mga problema na kanilang kinahaharap. Normal, pag pinasok mo yung ganitong klaseng trabaho, maging toto ka. Hindi yung pwede yung may gumagawa yung ikaw nanonood ka lang. Kung gusto mo matutunan yung ganitong klaseng trabaho. So, hanggang ngayon, nadala ko naman. At sa awat tulong ng Joseph yung kinabubuhay namin. Kaya napundar ko. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa talyer ay nadadagdagan din ang kaalaman ng mga manggagawa dulot ng mga bagong suliraning inihaharap sa kanila ng mga customer na siyang nagahasa sa galing nila rito. Ang mga mekaniko sa talyer ni Mang Joel ay hindi pa sapat ang kaalaman sa tinatawag na problem solving ng mga mas komplikadong damage ng mga sasakyan, kaya't kumukuha sila ng mga mekanikong tinatawag na freelancer. Isa sa mga freelancer na aming nakapanayam ay si Mang Ricky. Bagamat undergraduate ng kolehiyo sa kursong BSMT o Bachelor of Science in Marine Transportation, siya pa rin ay naging parte ng Don Bosco Makati at isa sa top 20 na napili ng Toyota na magtrabaho sa kanilang kumpanya. Siya ay naging isang supervisor dito, kaya't naitanong namin ang dahilan kung bakit ito nauwi sa pagiging freelancer. Dahil nag-aral ako sa Don Bosco Makati ng Automotive Technology, yun ang start. After that, nag-OJT ako sa Toyota Alabang. Pagkatapos noon, yung mga top 20 students sa bawat technical school, let's say Don Bosco, Vesta, kumuha ang Toyota for examinations. Examinations, kukuha lang sila ng 20 scholars. So, out of 180 na students, 20 kami nag-in. So, yun, dinevelop kami ng Toyota para maging technical nila. Kasi before, kabubukas lang uli ng Toyota Motor Philippines noon. That was 1990. So, kailangan nila ng mga technical persons na hindi na Japanese. Kasi masyado expensive kapag kahapon eh. From Japan, here kung may problema sa bawat dealer. Toyota Alabang, Toyota Bukati, Toyota Bel Air. Parang ganon. So, kinakailang mag-develop sila ng mga bagong technical student na magiging technical ng Toyota sa bawat dealership. So, sa 20 na yon na pinili, isa ko sa napili. After that, the whole year, sa taon na yon, tinraining kami ng mga Hapon. Lahat, all abouts ng technique sa Toyota, lahat ng sekreto.
tinuro sa akin, yung grade kami from scratch hanggang masteran. Ako kasi wala akong sariling kumpanya pinagtatrabuhan. Pero all about sa pagmekaniko since 18 years old, 46 years old na ako. Ayon kay Mang Ricky, sa pananaw niya ay mas mabuti pang maging freelancer kaysa makulong sa iisang lugar na mahina ang kita. Sapagkat sa pag-iiba-iba niya ng lugar ay mas may chance pa siyang makakuha ng higit na kita sa isang linggo lamang kaysa sa pang-araw-araw na sahod. Sa pagtatagpi-tagpi ng mga istorya ang aming nakalap, nakita namin ang iba't ibang muka ng pangarap ng mga taong nasa likod ng talyer shop. Masasabing ang pananaw natin noong umpisa sa isang mekaniko ng sasakyan sa destino ng talyer sa gilid ng kalsada ay tunay na mababa at hindi pinag-iisipang mabuti ang mga nakukuha upang magtrabaho rito. Labis na kakaiba sa mga kwentong ating nakalap sa kanila na matatawag mang parte ng impormal na sektor. Wala mang papeles na may pagmamalaki at magpapatunay na sila ay rehistrado sa kanilang trabaho, ngunit gaya ng isang normal na trabahador sa isang kumpanya, ang mga tao sa likod nito ay masasabing hasa ang kaalaman at hindi maaaring walang alam. Dapat kakitaan ng skills sa paggawa. Maaaring mula sa paghubog ng kapamilya, maaaring nagmula sa pag-aaral ng automotive sa koleyo at nakapagtapos, o hindi kaya nakakuha ng degree pero naudlot ang biyahe dahil sa bako-bakong daan. Ngunit gaya ng pagkumpuni ni Mang Joel, Kuya Edward at Mang Ricky sa mga sirang sasakyan, ay nakumpuni rin nila ang takbo ng kani-kanilang buhay. Ang sirang makinarya na nagsanhi ng pagtirik ng kanilang pagtakbo sa buhay ay nakukumpuni, naayos, nasusolusyonan. At sa huli, ay gagana at makatatakbong muli.